Alam mo na ba kung saang presinto ka nakarehistro? Maigi pa rin i-check dahil posible raw na magbago pa rin yung nakasanayang mong presinto kahit ilang eleksyon ka na bumoboto. Nakatutok si Mark Salazar. Palaging bili ng COMELEC na ngayon pa lang dapat alam mo na kung saang presinto at saang eskwelahan ka naka-assign bumoto. Para hindi kung kailan botohan, saka ka nagkukumahog sa paghahanap ng presinto mo. Kanoon pa, alam ko na yung present number ko kung anong number . Ay, hindi ko nababago yan minsan. Matagal na ako lang bumoboto pero hindi nababago yun . Pero pwedeng iba na pala ang precinct number mo kung nabago ang clustering ng mga botante dahil dumarami ang rehistradong botante. Paano nga ba ma-check kung saang presinto ka dapat bumoto? Una, dapat may natanggap ka ng VIS o Voters Information Sheet mula sa COMELEC. Ano po ba yung Voters Information Sheet? Isang maliit na papel na kung saan nakalagay po dyan yung pangalan ninyo, yung presinto kung saan kayo boboto, yung lugar, yung polling place, yung eskwelahan, kung saan located yung presinto ninyo, nandyan din po yung mga do's and don'ts sa pagboto. At the same time, nakalagay din po dyan yung mga pangalan ng mga kandidato nyo, national at local. Barangay ang nagpapamigay ng VIS na ito. Pero halimbawa, sa Barangay Central Quezon City, mahigit 9,000 ang botante nila kaya hindi madali at hindi pa nila natatapos ang house to house para iabot ang voters information sheet. Ang iba naman tulad ni Mang Rodrigo, iba ang naging paraan para malaman niya ang precinct number niya. Yung mga kandidato nagpadala rin ng yung notice na sinabi na ito ang precinct number mo. Maliban sa VIS, pwede rin mag-check ng rehistro at voting precinct sa Precinct Finder, gaya ni Aling Magdalena na hindi nakatanggap ng VIS dahil nandito siya sa Maynila pero sa Bicol siya rehistrado. Alam niya ang presinto niya sa Bicol dahil nakita niya sa Precinct Finder. Ang tanong na lang, makakauwi ba siya sa Bicol para bumoto? Madali lang yan. Pwede ka naman halimbawa bukas butuhan, ngayon alis ka na . Pera ang kailangan. Si dating Chief Justice Artemio Panganiban ikinuwento sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, no record found ang lumabas nang i-check niya ang kanyang voting precinct sa COMELEC Precinct Finder. Yan ay kahit nakaboto naman siya sa nakaraang eleksyon. Sa takot daw na hindi makaboto, nagpatulong siya kay election lawyer Romulo Macalintal kaugnay nito. Nakakuha si Macalintal ng physical list of voters mula sa COMELEC na nagpapakita na nakalista si Panganiban at kanyang asawa sa presinto sa Makati kung saan sa tingin niya bumoto sila sa nakaraang eleksyon. Habang sinusulat daw ni Panganiban ang kanyang artikulo, natanggap niya ang kanyang VIS na anyay simple pero dinaig pa raw ang anyay nakakalitong precinct finder. Kung wala kang natanggap na VIS tapos no record found ka rin lumalabas sa precinct finder, dapat pumunta ka na sa local COMELEC office nyo para magpatulong na hanapin ka sa listahan. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras,